Amen. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, at tayo ay makapagpapatuloy sa ating pag-aaral sa Romans chapter 9, 10, and 11. Ano? Natapos natin sa nakaraan ang Romans chapter 9. So, ngayon ay nandito tayo sa Romans chapter 10. So, isang malaking privilege sa atin na tayo ay makapagpatuloy, no? Lalo-lalo na sa akin, mga kapatid, at tayo ay papasalamat ako sa mga kapatid, sa mga taong nagkaroon ng interes sa buksan ang ating mga topics dito sa channel na ito, no? I pray na maging pagpapala sa bawat isa sa atin. At muli, tayo ay makapagpatuloy ngayong araw na ito habang tayo ay papalapit sa whole chapter ng Romans chapter 10. Ay huwag kalimutan, ano, na ang katawan ni Kristo, no? The body of Christ, no? Sa ating chart na makikita na, na yung umiikot, no? Which is pinapakita ko rito by way of illustrating that is the body of Christ. Ay wala pa sa oras na yon, ano? Hindi natin pwedeng gamitin ang doktrina sa kabanatang ito and apply it to the body of Christ, no? Ang mga hentil na binanggit sa Romans chapter 9 verse 24, hindi ibig sabihin na naroon sila sa panahon ng pagbagsak ng Israel. Ngunit dito pa lamang ang oras na bubuksan, no, ang pinto para sa kanila. Tandaan, ang pangunahing division ng banal na kasulatan ay hindi Old Testament and the New Testament, no? Gaya ng alam ng marami. Kundi ang makikita natin dito, kundi ang tamang paghati o the great division of the scripture is the prophecy, you know? Makita nyo sa ating chart na prophecy, ito yung nangyari in time past, no? Nang mula sa piliin niya o tinawag si Abraham hanggang sa pagkamatay ni Esteban, no? Nang siya ay batuin. Na-postpone ang, sa panahon na yon, na-postpone ang dealing ng Diyos sa bansang Israel, which is prophecy. Pag sinabi nating prophecy, kita nyo sa ilalim, God deals with Israel, no? And then dito sa mundo, no, on earth, by giving to them the law and the covenant. So sa kanila ibinigay yung mga prophecy or the law and the covenant. Ito yung dealing ng Diyos through prophecy, no? At ang pangalawa namang division ay ang mystery, no? So nakita yung umiikot, yung spinning. Sa panahong ito ay nangyari sa panahong but now, no? Pagkatapos ng in time past. Makikita natin ito na pinag-aralan natin in previous lessons, no? So kapag sinabi natin mystery, God deals with the body of Christ. So, ang body of Christ, nagsimula yan, which is hindi alam, no? It was hidden God, no? Napag-aralan din natin sa timeline, no? So, ito ay heavenly blessing, no? Ang body of Christ, ang dealing ng Diyos, which is heavenly, hindi katulad ng Israel through prophecy and earthly, no? Ang body of Christ, which is earthly or heavenly blessing. At sa panahong ito, ang dealing ng Diyos ay sa ilalim ng biyaya, no? Under grace, hindi under the law, no? Hindi katulad nung Israel, they were under the law. Ito ay granted to everyone who believes, no? Ito ay pinahayag kay Paul sa isang pagkakataon pagkatapos na siya ay maligtas o pagkatapos ng naligtas, ano? Muli ang propesiya, tandaan, muli ang prophecy ay magpapatuloy pagkatapos ng katawan ni Kristo ay kukunin ng Panginoong Jesus after the rapture, no? Yung dating dealing ng Diyos sa Israel through prophecy, ito ay magpapatuloy, ano? Dahil ito ay napending lamang. Ito ay mangyayari sa darating na panahon, ages to come, no? Ibabalik ng Diyos ang pakikitungo niya sa tao sa pamamagitan ng una sa propesiya. So babalik muli, no? Tutuparin niya ng Diyos sa bansang Israel, no? In Israel, no? Upang pangunahan sila sa mundong ito, no? On earth, ang Panginoong Jesus, siya ang mamumuna sa kanila. At
at muling ibibigay ng mga ang mga kautusan, no? At ang mga covenant ay tutuparin ng Diyos. So sa panahon na 'yon, during the ages to come, ang Israel ay ipagpapatuloy nila yung covenant ng Diyos, yung mga kautusan, ano? Doon sa panahon na 'yon, sila ay muling maghahandog, gagawin nila yung kung ano yung hinihingi ng kautusan. Ito ang malinaw na paghati sa yung Biblia. Tandaan, ang tamang paghati ay ang great division of the Word of God is prophecy and mystery. Tandaan, ang pagkikitungo ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ng propetikong programa ay pansamantala itong ipinagpaliban ng Diyos, ano? After the fall of Israel na ating tinalakay sa mga nakaraang topic, ano? Si Yesu Kristo na nakaupo sa trono ay ang paksa sa propesya, no? Na siya ay maghahari sa bansang Israel sa loob ng 1,000 taon, as you see in our chart. Sa kasalukuyang panahon, si Yesu Kristo ang nabuhay na muli at siya ang ulo ng iglesia sa panahong in this time, no? Yung salita, but now, in this present time, no? Na nangyayari ngayon. Ito ang tanging paraan upang maunawaan ang salita ng Diyos na kailangan nating makita ang tamang division ng salita ng katotohanan. Kung tayo magkamalilito dito, the proper or the right division of the Word of God, magkakaroon tayong tinatawag nilang mixed doctrine. Ano? Kapag ang Diyos ay nakikitungo sa lupa or here on earth, ito ang pag-unawa sa propetikong o sa prophetic program of God. Kapag sinabi nating lupa or earth, ito ay tumutukoy sa pangako at pakikitungo ng Diyos sa bansang Israel. Halimbawa, no, titingnan natin sa mga talatang aking tinignan, no, aking kinuha, no. At tignan na lang ninyo sa inyong mga banal na kasulatan. Sa Psalms chapter 2 verse 8, kung mayroon kayong Biblia, ay inyo akong susundin o aking yung i-follow nyo ako. Sa Psalms chapter 2 verse 8, aking babasahin sa inyo, as of me and I shall give thee the hidden for thine inheritance and the uttermost parts of the earth for thy possession. So ang Diyos ay nakikitungo dito sa propetikong pagkikitungo ng Diyos sa Israel, ano? Pag sinabi natin earth, ito ay ang pagkikitungo ng Diyos sa bansang Israel. And then in Isaiah chapter 11 verse 9, they shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. In Jeremiah 3:5, behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch. A king shall reign and prosper and shall execute judgment and justice in the earth. Lagi nating tingnan, no? Kapag prophecy, ito ay nanduruin yung earth, dealing ng Diyos through Israel on earth, no? Makikita ninyo ang mga propesya, ang pagkikitungo ng Diyos sa Israel, hindi doon sa body of Christ. Isaiah 42 verse 4, makikita natin, he shall not fail nor be discouraged till he have set judgment in sand, in the earth, and the isles shall wait for his law. No? So, and then in Romans chapter 9 verse 27 to 28 na ating binasa sa nakaraan, Isaiah also cried concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. For he will finish the work and cut it short in righteousness, because a short work will the Lord make upon the earth. Dito sa mundong ito, no? Muli sa pasimula natin sa Roma, tandaan natin na kabanata 10, huwag kalimutan ang umiiral na kalagayan sa panahon iyon sa Israel, no? Tandaan na ang tatlong kabanata na ito na naisulat sa kalagitnaan ng Romans ay parenthetical, no? Chapters, no? At ang mga ito ay hindi para sa body of Christ. Once na nagkamali tayo rito, we will apply it
to the body of Christ, magkakaroon tayo ng losing salvation. Later on nating malalaman. Ipapakita natin ito after Romans chapter 10 in Romans chapter 11. So, we will begin in Romans chapter 10 verse 1, no? Brethren, my heart desires and prayer to God for Israel is that they might be saved. Sa talatang ito, makikita ang panalangin ni Pablo sa Diyos para sa Israel, no, upang sila ay maligtas. Sa kabanata 9, ang Israel ay natisod, no? Balikan niyo yung kabanata o chapter 9. Ang Israel doon ay natisod, no? Sa kabanata 10 naman, makikita natin kung bakit sila natisod sa katitisuran, no? Maunawaan natin kung ano ang problema ng Israel at ang kabanatang ito ay hindi pakikipag-usap sa katawan ni Kristo. Ang unang talata sa Romans chapter 10 ay magbibigay sa atin ng isang palatandaan na ito ay nakikipag-usap sa Israel at hindi sa katawan ni Kristo, no? Ang hangarin ni Pablo in verse 1 ay ang kaligtasan para Israel. Pinapakita ng chapter 10 na ang kanyang panalangin para sa Israel. Matapos nating makita kung sino ang tinutukoy ni Pablo sa talatang ito, sa talatang isa, ano sa palagay ninyo? Bakit may ilang mga mananampalataya sa ating panahon ngayon pilit na ini-apply itong natirang bahagi ng kabanatang ito kung paano maligtas ang isang tao? Diba? Makikita natin maya-maya lang. No? Lagi nating tandaan sa pagbukas ng ating Biblia, alamin kung sino ang kausap at ang context nito. No? Dito ang tinutukoy ni Pablo ay ang pagbagsak ng Israel at kailangan nilang magsisi. Sa kabanatang ito, makikita natin ang saloobin ng puso at ang kanilang reliyosong pag-unawa, no, sa Israel na sila ay may short circuit or kakulangan, no, kakulangan sa programang itinakda ng Diyos para sa kanila. Hindi sila mayroon ito silang mga kakulangan. Ang unang talata ng kabanata 10, sinabi ni Pablo na nais niyang maligtas ang Israel at ang huling talata ng kabanatang ito ay ang pagtatapos o conclusion, no, sa nangyari sa Israel. Sa verse 21, sorry, "But Israel, he said, all day long I have stretched forth my hands into a disobedient and gainsaying people." Sinabi niya sa Israel, buong araw ay inuunat ko ang aking mga kamay, no? Sa 21 ito, no? Sa isang masuwayin, no? So, disobedient, no? At sumasalungat ng mga tao, referring to his chosen people, no? Yung Israel. Sa huling talata ay isang summary kung anong uri ng mga tao ang nakikitungo sa Diyos, referring to Israel, no? Sa kabanatang 10, ang lahat ng mga talata mula ikadalawa hanggang 20 ay nagsasabi kung bakit hindi nila nakuha ang dapat nilang makuha, no? Dapat kanilang tinanggap, ano? Sa Romans chapter 2 verse 2, so Romans chapter 10, I mean, sorry. "For I bear them record that they had a zeal of God, no, but not according to knowledge." Ang kasigasigan or zeal, no, ay maaring maging isang magandang bagay, no? Ngunit maaari din namang maging isang mapanganib na bagay. Pag sinabi nating zeal of God, ito ay isang mabuting bagay, no? Pero ito ay pwede ring maging isang mapanganib katulad ng nangyari kay Saul of ng Tarsus, no? Ano yung maalala kung ano yung buhay ni Saul? Sa Philippians chapter 3 verse 5 and 6, makikita natin dito, sino ba itong si Saul? Si Saul, circumcised the 8th day, na? Siya ay isang siyang Hebrew of the stock of Israel of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrew, as touching the law, a Pharisee. Concerning zeal, no, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. No? So, si Pablo ay isang Pariseo, no, sa lipi ni Benjamin. Isang Hebreo sa mga Hebreo.
isang Hebrew, no? Ibig sabihin, puro siyang Hudyo, no? Talagang pinapakita ang kanyang pagka-Hudyo, no? Masikap na tumutupad sa kautusan, no? Sagan ang kanyang sarili na makuha ang pabor ng Diyos. So, those people who under the law, ang ginagawa nila ay gagawin, nais nilang gawing perfectly ang Word of God to attain favor, no? Sa Diyos. Masikap na tinutupad, no? Ang kautusan sa ganang ng kanyang sarili na makuha ang pabor ng Diyos. Tungkol sa sikap sa kanyang reliyon, no? Inuusig niya ang iglesia. Tungkol sa katwiran, nasa kautusan, no? Walang kapintasan. At sino itong mga simbahan o iglesia na kanyang inusig? So dito, take note po, mga kapatid, titingnan natin dito kung sino ba yung mga inusig na iglesia, no? So, ang iglesia ng Diyos or the Church of God, ito ay hindi ang katawan ni Kristo. Tandaan natin na napakaraming mga kumiklaim na ang Church of God, ito ay iisa at ito ay ang katawan ni Kristo. Hindi po, no? Dahil si Pablo, siya ang naging unang miyembro ng iglesia, no? At sa kanya unang ipinahayag ni Jesus, no? Ang katawan ni Kristo, at hindi niya uusigin ang body of Christ o ang katawan ng ating Panginoong Jesus. Sa panahong kanyang inuusig ang Church of God, si Pablo ay hindi pa nakakilala, no? Sa Panginoong Jesus that time. Di ba? Hindi pa sa bahagi ng hindi pa siya naging, wala pa ang body of Christ that time, no, nung nag-uusig si Pablo. Nabanggit ko ang salitang pattern last time sa aking topic in 1 Timothy chapter 1 verse 16. Kung natatandaan ninyo, howbeit for this cause I obtained mercy that in me first. Si Pablo, ang pinakaunang tao, no, in me first, na nakatanggap sa misteryong ito na binabanggit ni Pablo. Remember, pag sinabi nating misteryo, which is hidden from God and revealed it to Paul. Yung misteryo na tayo, yung mystery of the fellowship, na ang mga Hudyo at Grego o ang mga Gentil ay magsasama sa iisang katawan, ano? So ang bagay na yon ay hindi pa nabanggit ni Apostol ng Diyos ng ating Panginoong Jesus kay Paul. Ito nga yung tungkol sa fellowship ng mga Hudyo at Gentil sa iisang katawan, and that Jesus Christ sa pagpapatuloy ng 1 Timothy 1:16, that in me first Jesus Christ might shew forth all long suffering for a pattern. Tingnan niyo yung word na pattern. Ginawa siyang isang pattern, no? Or tulad ng isang project na siyang susundin, no? Di ba? Pag tayo ay gumagawa anumang bagay o isang proyekto, gumagawa tayo ng pattern. Maging sa mga tailoring o tailor, sila ay mayroon silang mga pattern na unawaan ng mga tailoring, no? Ang mga bagay na ito. To them which should hereafter believe on him to life everlasting. So siya ang pattern, no? In me first, no? Ginawa siya ng pattern, no? So in Acts chapter 26 verse 10 to 11, which thing I also did in Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priest, and when they were put to death I gave my voice against them. In verse 11, I punished them off in every synagogue, and compelled them to blaspheme, and being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities, no? So ginawa ni Pablo, no, ang pag-uusig sa Jerusalem, no, at marami sa mga banal ang kanyang ikinulong sa bilangguan, no? Tumanggap siya ng kapamahalaan mula sa mga punong saserdote. At nang sila ay patayin, ibinigay niya ang kanyang panig laban sa kanila, no? At madalas niyang pinaparusahan sa bawat sinagoga, no? Ang itong mga mananampalataya ng panahon na yan. At pinilit silang lumapastangan, no? Dahil sa labis na galit laban sa kanila.
pinag-uusig sila hanggang sa ibang mga lipat lugar, no, o ibang mga lungsod. So maraming mga tao ngayon, tandaan natin o makikita natin na napakaraming tao ngayon ang may sigasig, no, tungkol sa kanilang relihiyon. Alam naman natin kung saan tayo nanggaling, kung gaano ang ating pagkasigasig, ano, at tungkol sa kanilang mga gawain sa mga pangrelihiyon, ano. Pero kung ating napapansinin, ito ba ay inaayunan ng banal na kasulatan o ang Biblia? O ito ba ay gawa-gawa lamang ng isang tao? Maraming mga katuruan, no, isinama, no, sa kanilang mga pangunahing doktrina sa kanilang simbahan, no, sa kanilang local church, no, upang kanilang sundin, na kahit na ito ay hindi naaayon, no, sa salita ng Diyos, wala tayong makikita. Anyway, hindi ko binabanggit ito, no, pero pwede nating itong pansinin, no. Ang Israel ay nagkaroon ng sigasig, no, nakipagsabuatan upang patayin si Jesus Christ. Ang sigasig na ito ay ay hindi ayon sa kaalaman kundi batay sa kamangmangan, no, sa kamangmangan nila, no. In verse 3, chapter 10. For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness and have not submitted themselves unto the righteousness of God. Palibhasa ay hindi nila nalalaman, no, ang katwiran ng Diyos, no, at nagsisikap na itatag ang kanilang sariling katwiran, no, at hindi nagpasakop sa katwiran ng Diyos. Ito ang susi, Romans chapter 10. Ang tungkol sa hindi nila ginawang isuko ang kanilang mga sarili, no, sa katwiran ng Diyos. Hindi sila naniwala sa katwiran ng Diyos, no. Sabi nga, they have not submitted themselves unto the righteousness of God. In verse 14, how then they shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him, no, of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Paano nga sila tatawag sa kanya na hindi nila sinasampalatayanan, no? At paano sila magsisimpalataya sa kanya, no, na hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mangangaral? Nangangahulugan lamang ito na hindi nila alam ang pamamaraan na ibinigay ng Diyos sa kanila kung susuriin ang sinabi ni Apostle Pablo sa Romans chapter 10. Upang magdala ng katwiran sa bansang ito, no, sila'y hindi nila alam nang si Jesucristo ay dumating sa mundo. Si Kristo ay katwiran ng Diyos, ano, at ito ang express image ng kanyang pagkatao. Mababasa natin iyon sa Hebrew chapter 1, verse 3. Who being the brightness of His glory, who being the brightness of His glory and the express image of His person and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged out sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. Siyang kaningningan ng kanyang kalwalatihan, ano, at ang hayag na larawan ng kanyang pagkatao. Tunay na larawan ng Diyos ay na kay Jesus, sa ating Panginoong Jesus, no? At itinataguyod ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, nang kanyang nilinis sa kanyang sarili ang ating mga kasalanan, ay naupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan, no? Ibig sabihin, siya ay isang eksaktong representasyon ng katwiran ng Diyos. Christ is the perfect standard of righteousness of God among men, no? Siya ang pinaka standard, ano? Dumating siya sa lupa para sa Israel, pero hindi siya tinanggap, no? At tumalikod sila sa kanya upang piliin ang kanilang sariling maling paraan, no? At hindi nila nakita ang pamamaraan ng Diyos at hindi nais ng Diyos sa kanila, no? Ang kanilang sariling paraan, ito hindi nais ng Diyos sa kanila. Nais ng Diyos na tanggapin, no, ang kanyang katuwiran, no? In Jeremiah chapter 23 verse 6,
In his days, Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely, and this is his name, where the Lord, or whereby he shall be called the Lord, our righteousness. Sa kanyang panahon, ang sabi nga niya rito, ang Huda ay maliligtas at ang Israel ay tatahang tiwasay. At ito ang kanyang pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon na ating katwiran. Yan ang dahilan kung bakit naparito si Jesucristo, no? So, para maging siya ang ating katwiran sa harap ng Diyos. Sa Daniel chapter 9 verse 24, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgressions and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy, no? Ito yung 70 sanglinggo na sa propesya ni Daniel. Ito yung pinaka last, natapos na yung 69th week. So ito na yung pinaka 70th week, no, upang tapusin ang pagsalangsang, no, which will happen during the great tribulation, no, itong 7 taon, no, at upang wakasan ang mga kasalanan o upang gumawa ng pagkakasundo sa kasamaan at upang magdala ng walang hanggang katwiran o upang tatakan ang pangitain at hula at upang pahiran ng kabanal-banalan, no. Ngunit sa Romans chapter 10 verse 3, hindi alam ng Israel ang katwiran ng Diyos, for they being ignorant of God's righteousness. So sila ay ignorante, no, sa katwiran ng Diyos, and going about to establish their own righteousness. Ito ang gusto ng Israel, no, to establish their own righteousness, have not submitted themselves to God and to the righteousness of God. Ngunit hindi alam ni Israel ang katwiran ng Diyos, no, at nagsisikap na itatag ang kanilang sariling katwiran. Ay hindi pinasakop ang kanilang sarili sa katwiran ng Diyos. Ika nga, no, ipinakita ng Israel ang kanilang kamangmanga sa katwiran ng Diyos, na ang Diyos ang Mesiyas upang tuparin, no, ang mga pangakong ginawa sa kanilang ama. Itatayo nila ang kanilang sariling katwiran sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod sa batas. Akala nila makukuha nila ang pabor ng Diyos by gagawin nila ang sa kanilang sarili ang mga kautusan ng Diyos. Pinapalagay ng mensahe na sila ay maliligtas at hindi nila kailangan o maniwala sa katwiran ito ng Diyos, no. Napakalungkot, no. Tulad ng pagiging matuwid ng Diyos ay yung magiging katwiran o yung magiging ang tawag natin doon ay yung imputed righteousness sa mga lahat ng mga mananampalataya, even in this present time ngayon na tayo ay nagkaroon ng imputed righteousness through Christ, no? Kapag naniwala ka sa mensahe na dapat mong paniwalaan, no? So, sa bawat dispensation, remember, sa bawat dispensation o panahon, ay may mga dealing ang Diyos sa bawat tao. Of course, hindi pare-parehas, no? Ang dapat mong paniwalaan ay depende kung ano ang instruction, no, ng Diyos ayon sa salita ng Diyos, rightly divided para sa iyo. Anumang panahon, ano? In the time of Ibn Adam, in the time of Noah, in the time of Moses, no? In the time of Abraham, di ba? In the time or in this present time, no? Merong dealing ang Diyos for every dispensation, no? Ngunit dito dahil sa kamangmangan, no, ng bansang Israel, ito ay kumbaga sa isang bangka lumampas sa kanila, no? Hindi sila nakasakay sa katwiran na ibinibigay ng sa kanila ng Diyos, no? Dahil si Kristo ang katapusan ng kautusan na kanilang pilit na gusto nilang gawin, ano, upang maging makuha ang pabor ng Diyos. So hindi nila alam na si Kristo ang katapusan ng kautusan. In Romans chapter 10 verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth, no? Ang pananampalataya ay palaging mahalaga, remember, no? Of course, ang pananampalataya ay isang malagang dapat makita ng tao sa kahit sa anong sistema
ng pagsasakripisyo ng Israel, no? Kailangan ng pananampalataya kapag ang isang pari, no, or priest, no, in Israel ay nag-alay ng hain, no, kailangan niya ang pananampalataya upang may handog ang isang hain. Ang mga taong nag-aalay ng hain ay kailangan nila ang pananampalataya, siyempre, na ang hain na yon ay tatakpan ang kanilang kasalanan. Ano tatakpan? Ito ay tatakpan lamang, no, ang kanilang mga kasalanan at hindi aalisin, no, upang mapigil lamang ang put ng Diyos sa kanila. Sinasabi nito sa Hebreo, in Hebrew, na hindi posible para sa dugo ng mga kambing at toro na kanilang hinahandog na mag-aalis ng kasalanan. Diba? In Hebrew 10:4, mababasa natin dito, "For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins." Sapagkat hindi maaaring ang dugo ng mga toro, no, at ng mga kambing, sabi niya sa Hebrew chapter 10 verse 4, ay makapag-aalis ng mga kasalanan. Hindi ito inalis, no, ang kasalanan, ngunit ito'y tinatakpan, no? Yan ang kanilang pagbabayad sala sa ilalim ng lumang tipan in the Old Testament. Nagtatakip ng kasalanan, hindi inaalis. So, sa nakarang kabanata, ginawang illustration ni Pablo sina Abraham, kung natatandaan niya sa ating last topic, si Isaac, si Jacob, si Faraon, si Hosea, no, si Isaiah, at ang mga pangyayari sa Sodoma at Gomora, no, binigay na halimbawa ni Pablo, no, isinulat niya ito na ipinapakita ang iniwang binhi ng Diyos, no. Ang lahat ng mga larawang ito ay nagpapakita kung ano ang nangyayari sa panahong iyon nang bumagsak ang bansang Israel. That was in time past, no. Ngayon ay dadalhin naman ni Moses. So sa ipagpapatuloy natin, makikita naman ngayon na sa talatang 4, no, ngayon ay dadalhin naman si Moses sa talatang 4, si Kristo ang katapusan ng kautosan, no. And Romans chapter 5 or Romans chapter 10 verse 5, "For Moses described the righteousness which is of the law, no, that the man which doeth those things shall live by them. Sapagkat inilarawan ni Moses ang katwirang ayon sa kutusan, na ang sinumang tao na gumagawa ng mga bagay na iyon ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito, inilarawan ni Moses na ang katwiran na nasa kautusan, no, na ang taong gumagawa nito ay dapat mamuhay, no, ayon sa inihingi ng kautusan. So you need to live by them, sa salita ng o yung sa mga kautusan, no. In Leviticus chapter 8 verse 5, 18 verse 5, "You shall therefore keep my statutes and my judgments, which if a man do, he shall live in them. I am the Lord." Malino dito na sinabi niya, inyong iingatan, ano, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan, na kung gawin ng tao ay mabubuhay siya sa mga yaon. Ako ang Panginoon. Ganito ang sinabi niya sa Galatians chapter 3 verse 10. "Isusumpa ang taong hindi nagpatuloy sa lahat ng bagay na nakasulat sa aklat ng kautusan upang gawin ng mga yon." So kung sinasabi natin tayo under the law, kinakailangan gawin natin yon, ano? So dahil tayo nasa ilalim ng sampa. "For as many as are of the works of the law are under curse." Sila yung nasa ilalim ng sumpa. "Is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them." So sapagkat ang lahat ng nasa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat sumpain ang bawat isa na hindi nagpapatuloy sa lahat ng mga bagay na ito o ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin ng mga iyon. Sa Romans chapter 10 verse 6, "But the righteousness which is of faith he speaketh on this wise, say not in thine heart, who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down from above, and verse 10, or who shall descend into deep,
that is to bring up Christ again from the dead. Datapot ang katwiran na sa pananampalataya ay nagsasalita ng ganito. Huwag mong sabihin sa iyong puso sino ang aakyat sa langit, no? Yun ay upong ibaba si Kristo mula sa itaas. So yun ang sagot ni Apostol Pablo sa tanong na yun, ano? Yun ay upang ibaba si Kristo mula sa itaas. O sino ang bababa sa kailaliman, ano? Yun ay upang yakyat muli si Kristo mula sa mga patay. Ito ay itong dalawang clauses na ito, o itong mga dalawang talata na ito, ito ay may binabanggit tungkol dito sa Deuteronomy chapter 30 verses 11 and 12. Ating babasahin, sabi niya rito, "For this commandment which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither it is far off." Verse 12, "It is not in heaven that thou shouldest say, who shall go up for us to heaven and bring it unto us, that we may hear it and do it." Then in verse 13, "Neither is it beyond the sea that thou shouldest say, who shall go over the sea for us and bring it unto us, that we may hear it and do it." So, sa Romans 10 verse 6, balikan natin yung Romans chapter 10 verse 6, "But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, saying that in thine heart, who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down from above." Dito makikita natin, ang paliwanag niya rito, ang sabi niya rito, datapot ang katwiran na nasa pananampalataya ay nagsasalita ng ganito. Huwag mong sabihin sa iyong puso sino ang aakyat sa langit. Ang paliwanag ni Apostol Pablo dito ay upang dalhin si Kristo pababa mula sa itaas. Ang pananampalataya Israel, sabi niya, ay hindi sinasabi let's bring Christ down from above. Hindi na kailangan, no? Sapagkat nandito na siya. Hindi na kailangan mag-ibaba ang Panginoong Yesus. That time, no? Siya ay dumating na siya, no? Ito ang tamang bagay na dapat sabihin ng Israel na nandito na si Kristo. So in Romans chapter 10 verse 7, "Or who shall descend into the deep, that is to bring up Christ again from the dead?" No? So hindi na kailangang sabihin ng Israel ang alinmang sa mga bagay na ito o sa mga talatang nabanggit, no, in verse 6 and verse 7, dahil tapos na ang mga ito. Si Kristo ay nagmula sa langit at siya ay nabuhay mula sa mga patay. Hindi nila sinabi ang alinman sa mga bagay na ito, no? Kung hindi man nila gawin ang mga bagay na yon, no? Hindi nila kailangan isabihin yon. In verse 8, "But what saith it? The word is nigh thee, no? Even in thy mouth and in thy heart, no? That is the word of faith which we preach." Ang salita ng pananampalataya, sabi ni Paul, na aming ipinangaral, no? Aming ipinangaral. "But what saith it? The word is nigh thee," no? Yung mga salita ay namalapit sa inyo, "even in thy mouth, no? And in thy heart, that is the word of faith." So, ang salitang pananampalataya na aming ipinangaral, no? Which we preach, sabi niya. Itong word of faith which we preach, nasa verse 9 and 10, na isang bagay na dapat ipahayag sa bibig. Tandaan, yung word of faith na yon, which we preach, ano ba yon? Kinakailangan sa 9 and 10, kailangan nilang itong dapat ipahayag sa kanilang bibig. So ating itutuloy ng itong mga verse na ating babasahin in 9 and 10. No? "That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation." So, na kung ipapahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Jesus at sasampalataya sa iyong puso na ibinuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. No? Sapagkat sa puso ang tao ay sumasampalataya sa katwiran, at sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag ay ginagawa sa ikaliligtas.
ang mga bagay na ito, hindi iyon isang bagay na kailangan mong gawin bilang isang miyembro, tandaan, bilang isang miyembro ng katawan ni Kristo sa panahon natin ngayon. Dad, tingnan natin ang salitang ito ng pananampalataya. Ano itong salita ng pananampalataya na ipinangangaral ni Pablo, which we preached, sabi niya, yung word of faith. Ang ibig niyang sabihin ay ang kung ano ang kanyang ipinangangaral sa panahong yon, sa panahon ng pagbagsak ng Israel. Ano ba ang kanilang ipinangangaral that time? At hindi dapat ipangaral ngayon ang salita ng pananampalataya, no? Ang kanilang ipinangangaral na yon sa ibang panahon na yon, no? Nang sabihin ni Pablo na ito ang salita ng pananampalataya, yung word of faith na ipinangangaral na which we preach in Romans chapter 1, na ipinangangaral nila noon. So, itong ipinangangaral nila which we preach ay ang Ebanghelyo sa Romans chapter 1, verse 1 and 2, no? Ating basahin, ano? Ito ang which we preach, ang sabi niya. Ito yung Ebanghelyo na kanilang ipinangangaral ni Pablo that time, no? Paul, a servant of Jesus Christ. Ito ay ating iuulitin sapagkat ito ay ating napag-aralan na in previous topics. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, no? Separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scripture. So, makikita natin dito si Pablo na alipin ni Jesus Kristo na tinawag upang maging apostol, no, na nakahiwalay sa Ebanghelyo ng Diyos. He was separated from this specific gospel, no, which is the gospel of God, no, na ipinangako niya noong una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Remember, pagka ang dealing ng Diyos through prophet, ito ay sa bansang Israel. Sapagkat ang body of Christ is still, or I mean that time, is mystery. Hindi ito prophecy, you know? Ang mga propeta, hindi nila nakita yung prophecy. And it was only revealed nung si Paul ay makakilala, maligtas, sa pagkakilala niya sa ating Panginoong Yesus. So, ating ipapakita itong chart na to. Ang Ebanghelyo ng Diyos, remember, the Gospel of God, ay tinawag din nating dispensation of the gospel, no? In 1 Corinthians chapter 9 verse 17, ano ang ibig sabihin ng ihiwalay, no, sa Ebanghelyo ng Diyos, separated from the gospel of God? Anong ibig sabihin nun? Ano ang sinabi niya sa Ebanghelyo ng Diyos sa talata pangalawa na ipinangako niya noon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan? So, hindi ito bahagi ng secret message, no? Tinatawag nilang secret message sa mga or tinatawag nating mystery program. Nakita natin kanina, there are two great division of the word of God, which is referring to the mystery program, oh? or to the prophetic program, no? Prophecy program, no? And the mystery program, no? Na natanggap ni Apostle Pablo, itong mystery program na natanggap ni Pablo kay Jesus after he got saved. Hindi ito bahagi ng mystery program, no? Itong pangyayari na yon, the gospel of God nung ipangaral na. This is not part of the mystery program. Sapagkat kung babasahin niyo yung Romans chapter 1 verses 1 to 4, ito ay referring, ha, ito ay tungkol sa kanyang anak na si Jesus Kristo na ginawa sa binhi ni David. Pag nabanggit natin yung mga patriarchs, ito ay referring to Israel at hindi sa mga Gentil, no? So ginawa sa binhi ni David ay nakalinya sa program ng propesya. So Romans chapter 1 verse 3, concerning Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, tungkol sa kanyang anak na si Jesus Kristo na ating Panginoon, no? Na ginawa sa binhi ni David ayon sa laman. In verse 4, in Romans chapter 1 verse 4, ating tinitignan
ang content ng the body yung gospel of God, he took and verse 4 and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Ang ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay namang muli sa mga patay. Ang ipinahayag na anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli mula sa mga patay ay nagpapatunay na siya ang anak ng Diyos. So, iyan ang ebanghelyo ng Diyos. Remember, no? Ito yung gospel of God. The gospel of God na tinatalakay natin sa nakaraan, no? And not in this present time, no? Na nilalaman nito si Jesu Cristo na siya ang anak ng Diyos. Alam natin iyon ay dahil nabuhay siya muli sa mga patay. Resurrection, o he resurrected from the dead, no? In 1 Corinthians 15:12-14. Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? In verse 13, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? Verse 14, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Kung walang pagkabuhay ng manguli sa mga patay, mula sa mga patay, ay hindi muling nabuhay si Kristo, no? In verse 14, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, ang kanilang pangangaral, Paul, that time, ay walang kabuluhan, no? Even now, no? Ang iyong pananampalataya ay walang kabuluhan din. So, in verse 15, yeah, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. No? In verse 16, for if the dead rise not, then is not Christ raised. Verse 17, and if Christ be not raised, your faith is vain. You are yet in your sins. No? Sapagkat kung ang mga patay ay hindi bumangon, ikaw sa verse 15, kung gayon, si Kristo nga ay hindi muling nabuhay. Ano? And in 17, kung si Kristo hindi muling binuhay, ang iyong pananampalataya ay walang kabuluhan. No? Kaya kayo ay nasa inyo pang mga kasalanan. So tayo ay still we are in sin. No? Tayo ay nasa kasalanan pa. Ngayon, ang katotohanan nito, muling pagkabuhay mula sa mga patay ay isa sa mga elemento, no? Ito yung isang elemento doon sa Ebanghelyo or the Gospel of God, no? Yung makikita natin sa ating chart, no? This is the Gospel of God, o Ebanghelyo ng Diyos, yung pagkabuhay na muli mula sa mga patay ang ating Panginoong Hesus, no? Si Kristo ay anak ng Diyos, no? At the same time, part or content of the Gospel of God that He is the Son of God, no? At ito ay as the Son of God, pinatutunayan ng katotohanan na siya ay muling binuhay, no, mula sa mga patay. Kapag sinabi natin, o kapag sinabi ni Paul tungkol sa salita ng pananampalataya, no, na aming ipinangangaral, the word of faith, remember yung kanina sa talata, the word of faith that we preach, no, na aming pinangangaral na kung ipagtatapat mo sa iyong bibig, no, ang Panginoong Yesus, ay naunawaan na si Paul, no? Naunawaan natin si Paul ay 20 taong pagkatapos ng kanyang pagkaligtas sa daan ng Damascus. Remember in our previous topics, si Paul ay pagkatapos na siya ay naligtas after 20 years, no, ng isulat, no? ng my encounter. Yung 20 taon na yun pagkatapos ng kanyang pagkaligtas sa daan ng Damascus, na siya ay nagkaroon ng encounter, no, o si Jesus, no. Siya ay muna sa kanyang pangangaral pumunta muna sa mga
Would you remember that in our last or in our previous topics? And then pumunta rin siya sa mga Griego, no? Sa mga Gentil. Iniisip ng ilang tao, remember, iniisip ng mga ibang tao na may mali sa ganitong pananaw, no? Huwag isipin na dahil sinabi niya na nagpunta muna siya sa mga Hudyo at ganoon din sa mga Griego na ang mga Gentil ay hindi nakikinig, no, sa ebanghelyo ng biyaya sa mga oras na iyon. Ang ibang mga hindi nila ito nakikita, no. May binibigyan din dito na exclusively to Israel lang, no. Pero yung mga Gentil sa panahon na iyon na hindi sila nakikinig. Mali po yung pananaw natin na gano'n, ano. Unang ipinangaral ni Pablo ang ebanghelyo, no. Remember, si Paul ay una niyang ipinangaral nang siya ay makakilala sa Diyos, yung ebanghelyo ng Diyos. Kung sino si Kristo na siya ay nabuhay muli sa mga matay, he is the Son of God, and pinatutunayan ito ng kanyang muling pagkabuhay. Then si Pablo ay pumunta sa mga sinagoga. As he preached the gospel of God, siya ay pumunta sa mga sinagoga at ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Ang sino mang sumampalataya sa ebanghelyo ng Diyos, na si Jesus Kristo ay anak ng Diyos, ay pinalayas sa mga sinagoga. No? Pinalayas sa mga sinagoga. So, ito ang gawain ni Paul o ang tinatawag nating maikling gawa, no? The short work. Remember, yung nakaraan na ating pinag-aralan in our previous topic, the short work na inayos ni Paul sa kanyang unang ministeryo. In his first years of his ministry, yun ang kanyang ginagawa, no? Tinawag siya kasama si Barnabas, separated by the Holy Ghost for a specific work. And that is the short work na mayroong mga problema doon sa Corinto, di ba? Ako kay Pablo, ako kay Silas, ganyan. So, yun ang kanyang inayos, no? So, kung paano yung, huwag ko na itong pahabahin dahil atin nang itinapik itong short work kung paano inilagay sa isang pie crust by way of my illustration. Ano? In Romans chapter 10, verse 10, so makikita natin dito, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So, for the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. No? Verse 12, for there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Sorry. So, ano ang dapat na ipagtapat ng mga Hudyo at Griego na ito sa pamamagitan ng kanilang bibig at paniwalaan, ano, sa kanilang puso? Ano ba ito? Ano ba ang dapat nilang ipagtapat, ano, ng kanila ng mga Hudyo na to at mga Griego na ito sa pamamagitan ng kanilang bibig at paniwalaan sa kanilang puso? They need to confess, no? In Romans chapter 9 verse 10. 10:9, I mean. That if thou shalt confess with thy mouth, no, the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. Ito yung confession with thy mouth. No? Na kung ipapahayag mo ng iyong bibig, ang Panginoong Yesus, sasampalataya ka sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ngayon, dapat ba nating gawin ang pagkukumpisan na iyon upang makapasok sa katawan ni Kristo? Ngayon, no, o kung paano maliligtas sa pamamagitan ng pagtatapat na si Jesus ay Panginoon, ito ba ang tamang paraan na upang tayo ay maligtas, ano? Upang tayo ay makalapit, ano? O maging bahagi ng katawan ng Kristo? Ito ba ang tamang paraan? Kailangan mo ba ng isang bagay na may pakita sa publiko at magdasal, no? That we are a genuine believers, no? Sa ating Panginoong Yesus. Ito ang isang bagay na dapat gawin ng mga taong sinusulatan ni Pablo during that time upang maligtas sa panahon na yon, ano? Sa panahon na yon. Ang kanyang mga sinusulatan, ito yung dapat ninyong gawin. Mga Hudyo, mga Griego na inabutan niya sa mga sinagoga, no? They need to confess Jesus Christ, ano?
that in His name, no, natalakay natin sa nakaraan, no. So balikan na lang ninyo ang ating napag-aralan. Ito isang bagay na dapat gawin, no, ng mga taong sinusulat na ni Pablo that time upang maligtas sa panahon na yon. Tandaan, ang tatlong kabanata na ito ay naisulat ang Romans chapter 9, 10, and 11. Dahil sa panahon na yon ng pagkahulog ng Israel, no? At hindi kung paano maligtas ang Gentil at ang Hudyo. In short, kung paano maligtas ang tao in this present time, in this present dispensation, no? Hindi yun ang paraan upang maligtas ang isang tao during this present time, no? In Matthew chapter 10 verse 32, so whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Kaya ang sino mang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay ipagtatapat ko rin siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. In Romans 10:9, balikan natin, that it thou shall confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shall be saved. No? So, ang sino mang nagkumpisal that time, no, ay pinalalaya sa sinagoga. Nakita nyo yung nice tapos na trabaho ni Pablo noon, kaugnay ng pagtatapat, ano? Makikita natin dito by way of sample in John chapter 9 verse 22. These words spake his parents because they feared the Jews, for the Jews had agreed already. Kung basahin niyo yung buong chapter na yun, makikita niyo yung buong kwento kung paano nangyari sa isang anak, no? That if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue. Yung mga sa panahon na yon, pag pumasok sina Pablo at nangaral sa loob ng sinagoga at nanampalataya ang mga Hudyo, at sila o mga Hudyo at mga Grego, sila ay palalabasin sa sinagog, no? Ang mga salitang ito ay sinalita ng kanyang mga magulang, no, sapagkat sila ay natakot sa mga Hudyo, no. Ito yung nangyari doon sa magulang ng isang bata na pinagaling ng ating Panginoon, sapagkat ang mga Hudyo ay nagkakasundo na kung ang sino man ay magpahayag na siya ay Kristo, siya ay palalayasin sa sinagoga. In Acts chapter 2 verse 21, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. At ito ay mangyayari sa sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, no? Sino ang tatawag sa pangalan ng Panginoon? Bakit dahil ang pangalan ng Panginoon ay ang pangalan na hindi nila kinilala noon siya ay dumating. That's the only name. Kaya ang sabi niya sa Acts chapter 4:12, for there is none other name under heaven, no, whereby we must be saved. Ito ay referring sa Israel, no? Na kailangan nilang ipahayag na si Jesus, di ba? sa kanilang labi, o sa kanyang bibig. In 9:20, Romans 9:20, and straightway he preached Christ in the synagogues that is the Son of God, no? At pagdakay, pinangaral niya si Kristo sa mga sinagogo na siya ang anak ng Diyos. Pumunta si Pablo, no, sa sinagoga at pinangaral niya si Kristo na siya ang anak ng Diyos. In verse 21, but all that heard him were amazed and said, is not this he that destroyed them which called on this name in Jerusalem? And came he therefore that intent to might bring them bound unto the chief priests? Datapat, ang lahat ng nakarinig sa kanya ay nagmangha. Magsabi, diba? Sabi niya, hindi baga ito yung pumuksa sa mga nagsisili. Tawag sa pangalang ito sa Jerusalem, sabi niya, at naparito sa layuning yaon upang siya'y dalhing gapos sa mga punong saserdote. So, nagsisitawag sa pangalang ito sa Jerusalem, no? Naging member sila ng munting kawan. Lahat ng mga nanampalataya at tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, sila ay naging bahagi ng munting kawan dahil tumawag sila sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. In Acts chapter 26 verse 9,
I verily thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Diba? Ang pangangaral sa pangalan ng Panginoong Jesus ay walang connection sa kaligtasan para sa iyo at sa akin sa panahon natin ngayon. No? Tandaan ito, no? Hindi ito ang ebanghelyo na ibinigay sa atin upang magkaroon ng reconciliation sa Diyos. Bilang karagdagan sa Romans chapter 10, sinabi ni Pablo na ang mga taong ito ay dapat ilang ipahayag sa kanilang bibig ang Panginoong Jesus sa verse 9, di ba? So, Romans 10:13, kung ating titignan, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Sapagkat, so, parehong inaalok ang verse na ito, no? Sa Israel, ang dalawang bagay na ito, ngunit, o dalawang verse na ito, ay inaalok sa Israel, ngunit hindi nila ito ginawa. Remember, ang bagay na ito ay hindi ginawa ng bansang Israel. Hindi ito angkop kung ilagay mo ang mga bagay na ito sa ating panahon, sa body of Christ. No? Ang pagpapahayag ng kanyang pangalan at pagtawag sa pangalan ng Panginoon ay pareho lang. No? That's the name. Dapat gawin iyon ng Israel, no? Ngunit hindi nila ginawa. Pinatay ang Mesiyas sa halip na ipahayag at tumawag sa kanya para sila ay maligtas. Ang ilagay ang mga talatang ito sa mga miyembro ng katawan ni Kristo o sa mga Gentil o sino man sa mundo ngayon. Dahil lahat ay itinuturing na isang Gentil ngayon, ito ay isang maling pagpapalagay. Ano? Ito ay isang maling pagpapalagay. So, ito ay hindi isang bagay na nangyayari sa Iglesia o Body of Christ sa panahon natin ngayon. Ito ay hindi isang bagay na ipinangangaral mula sa pulpito, no? Ang isang pagkikisama sa isang kapulungan at umaangkin na gawin ang mga bagay na ito ay walang kinalaman, ano, para sa mata, para matamuan mo ang isang kaligtasan, ano. Ang kaligtasan ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at hindi nangangailangan ng anumang pagpapahayag, no? It's only by faith, no? Nangangailangan na, hindi kailangan yung magpapahayag. Sa sandaling subukan mong gawin ang isang bagay na aalisin mo sa nagawa na ni Yesu Kristo noong siya ay namatay sa krus, hindi ito ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan sa panahon natin, ano? Maaaring ang iyong ginagawa ay nasa Biblia, no? O, which is biblical, no? Maaaring ito ay biblical, pero hindi ito dispensational. Hindi dispensational. Pag sinabi natin dispensational, mayroong tamang panahon at tamang pakikitungo ng Diyos sa bawat panahon, ano? Ang pakikitungo ng Diyos sa bansang Israel that time ay yun ang kailangan nilang ipahayag sa kanilang labi, sa kanilang bibig, ano? Pero which is not applicable in this present time na kailangan nating ipahayag. Ang inihingi ng Diyos ngayon sa pamamagitan ang pinahayag ni Pablo o ni Jesucristo kay Pablo is manampalataya tayo, no? Sa ginawa ni Jesus dun sa cross, that Christ was dead, buried, and rose again on the third day, no? At tayo ay manampalataya dun sa ginawa niya. Sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos ay nangangailangan ng alamin kung sino ang kausap nito, no? At kung ano ang inuutos ng Diyos sa kanyang kausap, no? Dapat isinasaalang-alang din isang nag-aaral sa banal na kasulatan kung ano ang kasalukuyang nangyayari, no, sa panahong kung bakit naisulat ang mga bagay na yun, no. Ang paghahambing ng Ephesians chapter 2, 8 and 9 sa dalawang talatang ito ay walang pagkakatulad, no. Tandaan, walang pagkakatulad ito doon sa 9 and 10 ng Romans chapter 10 at iambing natin dun sa Ephesians chapter 2 and 9 ay walang pagkakatulad. In Ephesians 2, 8 and 9, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works." Remember, not of works, lest any man should boast. "Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at iyon ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa, upang ang sinuman ay huwag maligtas." Now, mga kapatid, tandaan po natin ito. Ito ang nakikita ko sa ngayon at hindi ko ipinipilit. Remember, ang
ang sino man na sumasang-ayon, ngunit ito ang nakikita ko, no? Hindi ko pinipilit ng sino man na sumang-ayon, ano? Ngunit ito ang nakikita kong paraan sa pag-aaral na ito, no? Sa ating nakita, hindi ko iginigiit, no, na inyong paniwalaan, pero ito yung nakikita ko sa ngayon, ano? Makikita natin sa ipapakita natin sa ating chart, sa ating konteksto ay may makikita tayong umiiral na kalagayan sa panahon na iyon, at ito ang pangyayari kung paano bumagsak ang Israel. Remember, 9, 10, and 11, ang panahon na iyon ay ang panahon na ang bansang Israel ay bumagsak. No? Ito rin ang maikling panahon sa isang gawain na inuutos kay Pablo, no, upang ayusin ang kaguluhan sa mga mananampalataya noon na ipinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos, the Gospel of God, no? Do sa yung time frame na yon, kung titingnan natin sa Book of Acts, from Acts chapter 13 to 19, ito yung time na kung saan ipinangaral yung Gospel of God. It is a short frame, no? It's just a short time period, no? In verse 14 ng Romans chapter 10, how then shall they call him in whom, ano, they have not believed? And how shall they believe in him whom, of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Paano nga sila tatawag sa kanila na hindi nila sinasampalataya? At paano sila magsisimpalataya sa kanya na hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral, ano? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. So, paano sila mga ngaral maliban kung sila ay hindi sinugo, no? So nakita ninyo, ang mga kabanatang ito na ating na nabasa, ito ay tungkol sa kung ano ang hindi nila ginawa ng Israel, no? Hindi kung ano ang dapat mong gawin sa ating panahon ngayon. Remember that, no? Ito yung dapat gawin ng Israel, hindi sa panahon natin ngayon. Ang Israel ay nagkasala sa mga talatang ito. Ang ebanghelyo na kanilang narinig, may nangaral sa kanila, di ba? Sabi na, ang talata sabi niya, so, may nangaral sa kanila, di ba? Itinuro ni Pablo dito, ang Israel ay nagkasala, no? May sinugo na si Juan Bautista, no? Paano sila maniniwala kung walang nangaral, sabi niya, o makikinig kung walang nangaral, di ba? Pero mayroong nangaral sa kanila. May sinugo, no, na si Juan Bautista, di ba? Ang mga propeta, si Jesus Christ, ay sinugo sa kanila. Sinabi ng mga propeta, si Isaias, na napakaganda ang mga paa nila na nangangaral ng ebanghelyo ng kapayapaan. So, mayroong nangaral sa kanila, no? Mayroong nangaral. Ipinadala si Isaias sa kanila. Ang anghel ng magpakita sa kanila, sinabi nila, dalhin sa inyo ang masayang balita ng malaking kagalakan. Ito yung binanggit ni Isaiah, no? Dalhin sa inyo ang masayang balita ng malaking kagalakan at malaking kapayapaan sa lahat ng tao, no? Kapayapaan sa lupa. Iyan ang sinasabi ng ebanghelyo ng kapayapaan. Ngayon ay hindi natin ipinangaral ang ebanghelyo, no, ng kapayapaan. We are not preaching the gospel of peace dahil walang kapayapaan sa mundong ito, no? Ang ipinangaral natin ngayon ay pakikipagkasundo, no? Reconciliation, no? Sa Diyos, no? Ito ay batay sa individual na tugon ng bawat taong nakarinig nito. Kung tutugon sila, magiging mapayapa sila sa Diyos. Mayroon namang kapayapaan sa lupa kapag si Kristo ay dumating na, sapagkat siya ang hari ng kapayapaan. When Christ shall come on the ages to come, kapag doon pa lang magkakaroon ng kapayapaan, no? Sapagkat siya ang hari ng kapayapaan. Sa Romans 10:16, but they have not all obeyed the gospel, for Isaiah saith, Lord, who hath believed our report? No? Hindi sinunod ng Israel ang ebanghelyo, at
anong ebanghelyo? What is that gospel? Ang ebanghelyong yon ay ipinangaral sa kanila mula sa mga propeta ang ebanghelyo ng kaharian, no? Gayon din ang ebanghelyong ito ng kaharian na ipinangaral ni Jesucristo at ni Juan Bautista, no? Ito yung ipinangaral nila. Kahit si Apostol Pedro ay nangaral sa kanila pagkatapos ng krus, ngunit hindi sila sinunod. Hindi nila sinunod ang ebanghelyong yon, no? Yun ang problema nila, kaya binato nila si Stephen at pinatay si Jesus. Sa Romans 10:17, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano ang solusyon para sa Israel? Ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Ito ay totoo para sa lahat ng dispensation, of course. Lahat ng dispensation, napakalaga nito, no? Ito ang tinatawag nating transdispensational, no? Na word. Ito yung faith, no? So, our hearing by faith, no? Ito ay totoo para sa lahat ng dispensation. Kapag binanggit ni Paul ang talatang ito, ay tumutukoy sa Romans chapter 10 verse 18. But I say, have they not heard? Yes, verily. They sound went into all the earth, and they and their words unto the ends of the world. So, sila nga, ngunit sinabi ko, hindi ba nila narinig? Oo, katotohanan ang kanilang tunog, ang kanilang tinig, no? O kanilang boses ay napunta sa buong lupa, no? At ang kanilang mga salita ay hanggang sa mga wakas ng sanglibutan, no? Hindi ba nila narinig? Oo, narinig nila ang ebanghelyo. So 10:19, but I say, did not Israel know? First Moses saith, I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by a foolish nation I will anger you. No? ang Israel ba hindi nila alam? Oo, alam niya sa pamamagitan ni Moses, di ba? Sa Romans 10:20, but Isaiah is very bold and saith, I was found of them that sought me not. I was made manifest unto them that asked me not after me. Datapat si Isaiah sa itutong matapang, no? At nagsabi, ako ay nasumpungan ng mga hindi naghahanap sa akin. Ako ay nahayag, no? Sa kanila sa hindi nagtanong. Na hindi nagtanong sa tungkol sa akin. Dito inuulahan ni Isaiah ang munting kawan. Ano ang resulta ng lahat ng bagay na ginawa ng Diyos para sa kanila? Pagkatapos ipadala ang Mesiyas. Pagkatapos ng lahat na nangyari, ang pagkatapos ng bagay sa dulo ng kabanata, verse 21, sa Romans 21, but to Israel, sabi niya. But to Israel, he said, all day long I have stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaying people. Ngunit sa Israel, sabi niya, ay sinasabi niya, buong araw ay inuunat ko ang aking mga kamay sa isang masuwayin, sabi niya, at sumasalungat na mga tao. Mula verse 1 hanggang verse 21, ang buong konteksto ay may kinalaman kung bakit hindi umabot sa pamantayan ng Diyos ang Israel. At ang mga talatang ito hindi nagsasabi sa atin kung paano tayo maligtas o naligtas bilang isang miyembro ng katawan ni Kristo. Sumang-ayon ako na sa pag-aaral na ito ng Romans chapter 9 hanggang Romans chapter 11 ay walang kinalaman sa katawan ng Kristo. Mga kapatid, sa ating patuloy na pag-aaral sa salita ng Diyos, ay kailangan nating makita, no, na ang laman ng 9, 10, and 11 ay kung ano ang konteksto nito ay ang panahon na kung saan ang bansang Israel ay nahulog sa Diyos, at ang panahong maikling, ang maikling panahon na ibinigay ng Diyos para sa kanila na ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos ay hindi tinanggap ng bansang Israel. So, ang 9, 10, and 11, kung tayo ay nag-rightly dividing the word of truth,
hindi natin kailangan i-apply yon sa panahon natin ngayon. Hindi natin kailangan i-apply sa body of Christ. Once na itong 9, 10, and 11, we are trying to apply it doctrinally in this present dispensation, magkakaroon tayo ng problema o yung tinatawag nilang mishandling o mixed doctrine sa ating pangangaral. Maraming salamat at di ko kayo pinipilit na tanggapin ang aking pangangaral o ang aking pagbabahagi sa inyo, kapatid. Sabi ko nga sa inyo, we are learning is a continuous process. Hindi tayo tumitigil sa pag-aaral hanggang ang ating Panginoon ay dumating. Sabi nga niya sa salita niya, 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So tandaan, kailangan nating aralin at para hindi tayo maging o tayo maging approved, no? At hindi tayo kayahiya sa ating Panginoon, no? By rightly dividing it the word of truth. So muli, magandang araw sa ating lahat, mga kapatid, and God bless po. At to God be the glory, ano? At sa muli, tayo ilalapit sa maikling panalangin. Lord, marami po salamat sa pagkakataong ito na nakapag-aral kami sa inyong mga salita, lalo-lalo na Lord. I pray, Lord, yung aking mga kapatid na makapagbukas sa channel na ito ay bigyan mo po sila ng isang malawak na kaisipan, no? O yung bukas na kaisipan upang kami ay lumago sa iyong mga salita. Hindi ko sinasabi na sila ay aking hinihimok, kundi Panginoon, makita namin ang tamang proseso o tamang paraan ng pag-aaral ng inyong mga salita. Dalain ko po ang channel na ito, bless mo po ito at marami pang mga kaluluwa na makasama o lalong-lalong sa aking mga kapatid. Dalain ko po sa aking mga nakapagbisita sa channel na ito na hindi pa po nakakilala sa iyo, hindi pa nila narinig ang ebanghelyo na ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw na kung saan ito po ang aming pag-asa na kami ay naligtas dahil po sa aming pananampalataya. Marami pong salamat at muli sa susunod, patuloy kong dalangin na bigyan mo po kami ng patuloy na kaunawaan o karunungan o wisdom sa patuloy na aming pag-aaral sa iyong mga salita. Ito po aking hiling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.